Naku po! Mainit to, mga minamahal. Sobrang init! Nabalitaan nyo na ba yun, mga minamahal? Yung ano, yung ginawang pagkanta po! May kumanta, mga minamahal. May kumanta. Sino yung ikinanta? Walang iba, kundi si former President Duterte, si Bato, at si Bongo. So ang tanong, sino yung kumanta? E di walang iba, kundi itong si dating Lieutenant Espenido. Hindi ko alam kung ano yung ranggo na nito ngayon, pero mga minamahal, grabe po yung kanyang siniwalat. Kaya pala si Bato ay medyo ano ha, medyo tahi-tahimik ha. May umaten doon sa KOJC pero doon sa Quadcom hindi ha. Kaya pala may sinasabi ka na ayaw mong ma-interpolate yung ano, parliamentary courtesy, nagpapalusot ka ha. Nakarating ka nga doon sa Davao, doon sa Quadcom, wala. Ay, naku ba to? Di ba, mga minamahal, nakakaloka itong si Bato. Tapos, ngayon, si Bato, by the way, magpapatawag siya ng hearing. So, pinakaunang resource person niya is si Nicolas Torre. Hoy, kaya Nicolas Torre, huwag kang umatend, ha? Si Bato, hindi nga umaten doon sa hearing sa Quadcom, ikaw pa kaya? Maabala lang yung trabaho mo. Naku, huwag kang sumama dyan. Masisira yung buhay mo. Anyway. Ikaw ba to ha? Mamamatay tao ka pala ha? Di umano ha? O hindi sa akin galing yan. Tapos protector ka pala ng ano ha? Ng mga drug lord ha? O hindi din sa akin galing yan. Galing yan dito kay ano, kay Espinosa. So ito, Espinido, sorry. Kasi mga minamahal, kaya ko nabanggit yung ano, yung Espinosa. Ganito kasi, ano ba yung naging papel? Ano ba yung naging ano, tawag dito? Role, diba? Ni Espinido, ni dating Lieutenant Espinido sa administrasyon ni former President Duterte. So, way back nung panahon, tapos yung hype na hype yung AJK, diba? Yung war on drugs ni former President Duterte. Malaki po talaga yung naging papel sa war on drugs ni dating Lieutenant Espinido. Kasi mga minamahal, kilala niyo yung ano, yung mayor ng Albuena? Yung mag-ama? Sino yun? Si Rolando. Rolando Espinosa at si Kerwin. Tama ba? Kerwin Espinosa. Yung mga taong pinaghihinala ang drug lord. Kasi sila daw po mga minamahal, di umano ha, di umano. Sila daw po di umano ang kumukontrol ng droga sa parteng Visayas. Sa Samar, sa Leyte, sa ilang bahagi ng Cebu, sila daw po ang kumukontrol. At syempre, 'di ba, naging PNP chief kasi mga minamahal itong si Espinosa ng ano, ng Albuera. Albuena, Albuera. Ano ba 'yan? Albuera ata, tama ba? Oo nga, Albuera, tama. Naging PNP chief ng ano, ng Albuera itong si dating Lieutenant Espinido. Sorry, my mistake, mga minamahal. At hindi lang sa Albuera, naging ano din siya, naging PNP chief din siya, mga minamahal, ng Ozamis. Oo, kilala nyo si Paruhinog? Diba si Paruhinog yung ano, kapag tinutukoy nating ano eh, tawag dito, kidnap for ransom, tapos droga, kilala si Paruhinog. Sila po, si dating Lieutenant Espinido, yung involved, mga minamahal. Dito nga po sa, yun o, diba, namatay nga itong si Paruhinog dahil ginaranada yung bahay. So, involved po doon si dating Lieutenant Espinido. So, ito namang dalawang, ano, mag-ama, diba, yung mayor ng Albuera na si
Rolando Espinosa at si Kerwin Espinosa, yung ama, mga minamahal, para hindi matigibumbum, ang ginawa, sumurrender sa pulis. Si Espinosa, sumurrender sa pulis, mga minamahal. So, pinakulong niya na lang yung sarili niya para safe, mga minamahal. So, para maging safe siya, pinakulong niya yung sarili niya. Pero ang hindi niya alam, doon din yung huling hantungan niya. Kasi, ang nangyari, habang nandun siya sa baybayin, sa kulungan, sinugod yung kanyang kulungan eh. Ang ginawa, pinatay yung CCTV, diba? Tapos, doon na siya tinigibumbum. So, malaki po talaga yung, ano, yung naging gampanin, yung papel ni, ano, ni dating Lieutenant Espinido dito nga po sa War on Drugs ni former President Duterte. So, ikinanta niya kasi itong si Bato. So, ano yung kanta niya? Ito ha, sabi niya, Bato order for Albuera drug war meant killing suspects. So, para much better, panoodin natin yung video. Ito yon. Wait lang. Ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang, natulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So, dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So, dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So, Your Honor, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat, alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung matay. Mamatay. That is very obvious for us, an officer, Your Honor. So, pag sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay tao po. So, by all means, Your Honor. By all means. Yes. Okay. So, paano nyo nasiguro na yung kausap po ninyo sa telepono is si Chief PNP Bato de la Rosa? Hindi po ba kayong nagtaka bakit ang isang Chief PNP ay diretsyon tumawag sa inyo? Your Honor, to tell it, hear the truth. Kung ikaw tawagan ng Chief PNP, hindi magtaka, Your Honor, because masayahan ka. Ma-impress ka na ikaw, ang liit mo, major ka lang ang rango mo, tinawagan ka ng Chief PNP. Nagpakilala naman siya, Your Honors, na siya si Chief PNP Bato de la Rosa, ang bagong hipi ngayon, tapos yung mayor na sa tabi niya na nag-request, nakikilala ko, Your Honor. Yan. So, malaki nga yung naging gampanin ni, ano, ni Espinido, kasi nga naging katiwala na siya ng dating administrasyon dahil nga sa mga pinapakita niya ding pagkilos sa war on drugs. So, ang paglalaglag niya is si Bato de la Rosa yung nag-order ng ano, ng patayan. Pero alam niyo mga minamahal, just to be fair and balanced din naman, ayokong mag-sound like a bias dito. Hindi din kasi pwedeng gamitin sa korte yung sinabing mawala na. Kasi madami ibig sabihin yung mawala eh. Pwedeng mawala yung droga. Pwedeng ganun eh. Hindi niya kasi masyadong kinlaro na kung ano ba yung mawala. Kaya medyo parang ano din, tagilid din dito si ano, si Espinido. Hindi mga minamahal, totoo yan. Tagilid dito ng konti si ano, si Espinido. Pero depende na lang yan kung paano niya ito tawag dito handle itong conversation na to. Kasi hindi ko din natapos mga minamahal. Pero syempre, ang ano ko kasi dito, ang perception ko kasi dito, tama nga din naman. Kasi yung utos kasi, parang nagiging broad na eh. Uso na din kasi sa panahon ni Duterte noon na ligpit mo yan. O, pagligpit, o alam na, patay na. Mga ganun, diba? Tsaka wala din naman, si Bato de la Rosa nga, tuwang-tuwa din noon, diba? Every time na may namamatay. Tapos ano yung sabi ng kabilang kubol ni former President Duterte? They are not concerned about human rights. So, 'di ba, if we will connect the dots, siguro marahil yun na din ata yung sinasabi ni dating Lieutenant Espinido na pag sinabing mawala, tao na yun, pag maubusog po in lahat, o alam na involved na doon yung ano, yung patayan. So, eto na nga mga minamahal.
dahil isang sa matindi itong si ano, si dating Lieutenant Espinido sa kilos niya sa War on Drugs, nagkakaroon na siya ng contact dito kay former President Duterte. So natatawagan niya na itong si Digong. So pag-aamin din ni dating Lieutenant Espinido, totoo na mayroong reward money. Totoo mga minamahal na mayroong kota. So saan ba nang gagaling yung kota? Yung reward money mga minamahal, may namatay ka man, may nakulong, basta lahat counted yun. Ang reward money is kinukuha daw po di umano, sabi niya, sa Pogo, sa Office of the President, sa intelligence funds ng Philippine National Police. So yung involved naman dito sa reward na to ay si Bongo. Kasi siya yung parang nagpapasweldo mga minamahal. Kaya nga sabi ko, napakatapang naman ni ano ni Espinido. Lahat may mention niya. Anytime mga minamahal after this hearing, pwede siyang patigukin eh. Pwede siyang matumba. Oo. Sa ginawa niyang to, yung pagkanta. Anytime pwede siyang ano, pwede siyang mapatigok nito. Pero matapang siya eh. Tapos ni-reveal niya pa nga mga minamahal na yung pinaka-organized na criminal sa bansang Pilipinas ay yung PNP. Dahil nga, ang PNP ay involved sa lahat ng illegal activity. So, papaano natapos yung relasyon ni Espinido dito sa mga Duterte? So, at the end of the, ano, yung pagsisiwalat niya, ano kasi, minention niya na itong si ano si Bato de la Rosa is protector daw di umano ng mga drug lord. Yun yung sabi niya, may involvement si Bato sa mga nagpoprotekta ng mga drug lord na tao. Kasi nasa list, 'di ba? May mga nasa list sa narco list, 'di ba? May mga nandoon na pangalan na hindi pinapagalaw sa kanya. Eh syempre, sabi niya, paano magiging seryoso yung war on drugs kung meron kayong mga favoritism? So yun yung pinakaayaw ni Espinido, 'di ba? Kung kaya't natunugan ng mga Duterte na ay medyo malayo-layo na yung loob ni Espinido sa kanila, sa kanya. So ang ginawa ng mga Duterte is in-involve itong si Espinido sa mga crimes, yung sa Malaysian crimes. Nalimutan ko na. Basta, yun yung ginawa nila kay Espinido. Kaya, na-traumatize itong si Espinido. Tapos ngayon, itong si Bato de la Rosa ay naguhugas kamay. So, sinasabi niya na hindi daw totoo yung reward money, hindi daw totoo na nag-utos daw siya. Yun yung, ano, yung palusot ngayon ni Bato de la Rosa. Pero mga minamahal, if you will connect the dots, siyempre, kailangan din naman to idaan sa legal process, 'di ba? Ang hirap din naman yung ano yung magsasalita ka lang without evidence, ano, maharlika. Pero kasi mga minamahal, if we will try to connect the dots, ano eh, yun na talaga yun eh, kasi wala din naman silang pakialam sa human rights noon. At beside, 'di ba? Uso sa kanila yung word na patayan, very natural na sa kanila yung word na patayan. So, yung panig ko nandito pa din kay Espinido. Pero ayokong maging bias mga minamahal kasi yung word na binitawan ni Espinido is, you know, verbal. Verbal assertion niya yan eh. Kwento niya yan, diba? Pero kasi mga minamahal, I'm trying to be balanced dito. Pero may punto din naman talaga itong si Espinido. Tapos ngayon si Bato nagsalita, naguhugas kamay. So ibig sabihin nga ay totoo, diba? Masyadong on denial itong si Bato de la Rosa. Ito nga yung statement ni Bato eh. Wait lang. Ito, panoodin natin itong pagtatanggi ni, ano, ni Bato de la Rosa. Nang gumagamit at nagbebenta ng itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na inutusan niya si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido na patayin lahat ng gumagamit at nagbebenta ng illegal na droga. Ayon kay Senador Bato, kailangan talagang i-neutralize ang problema sa droga dahil trabaho niya ito bilang Chief PNP noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narapat din na niyang gawin Espinido lahat ng legal na pamamaraan para mahinto ang drug problem sa kaniyang lugar.
gawin mo lahat ng legal na pamaraan para pag-ento yung problema sa droga sa lugar ko. Kahit na sa rin yan. Pag-awin mo yung droga. Wala ko siya, masayang kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Lahat ng mga adik dyan. Patayin mo. Wala ko siya sabi ko. Diba? Yun lang. Kapag mo yan, check ng police. Inisin mo yung kapaligiran mo. Magkabagot ka. Mawala ang dito. Wow, biglang naging makatao si Bato ngayon, ha? Naging makatao si Bato, ha? Gawin mo yung lahat ng legal na paraan. Hugas kamay, yarn. Huwag ganun, Bato. Masyado kang hugas kamay. Aminin, natatakot, diba? So, hindi pa dyan nagtatapos yung kwento, mga minamahal. So, diba? Hindi pa dyan nagtatapos yung kwento. Kaya nga sabi ko sa inyo, as day goes by, ay palala ng palala eh. Diba? Nauna na yung testimony. Nung naunang ano, yung umattend sa Quadcom. Yung Bautista ba yun? Diba? About kay Pulong. Diba? Sa drug smuggling. Tapos yung dalawa, yung si Tan, tapos si Magunda Dato. Diba? Tapos ngayon ito si Kerwin si dating Lieutenant Espinido. Talaga nga naman, oo, grabe. 'Di ba, mga minamahal? So, madami pa 'yan, siguro patikim lang 'to, mga minamahal. Kumbaga, yung mga ginawa nila, it is time of reckoning and payback time. 'Di ba? So, I hope soon na makamit natin yung justice sa mga injustices and inhumane approach nung panahon ng Duterte administration. So, pwede itong magamit, mga minamahal, sa ano, ha, sa ICC. Pwede itong magamit. Sa ICC testimony, pwede itong magamit again sa kanila para maidiin talaga sila na human rights violator talaga itong mga to. Pero ang akin lang naman dito, if you are innocent, Bato de la Rosa, you should attend in the Quadcom committee. Kasi in the first place, you are a resource person. Even if you say na, ayaw mong malabag yung parliamentary courtesy, si ano na din mismo yung nagsabi, Senate President Chisis Cordero, na umattend ka man sa hindi, walang kaso dyan. Eh ikaw kasi, ayaw mo talagang umattend kasi alam mo, masasabon ka. Yun yung totoo dun, mga minamahal. Kaya ayaw niyang umaten kasi alam niyang masasabon siya. And re-electionist itong si Bato de la Rosa. Ayaw niyang mabahiran ng dumi yung kanyang pangalan. Diba? Si hugas kamay ka ngayon. Anyway, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.